Good morning, guys. Ang i-share ko naman sa inyo ngayon ay ang paggawa ng beehive. Ito ay natutunan ko po sa Dubai. Nung nasa madam pa ako sa Dubai. Ngayon, kada pupuntahan ko po mga madam, nagugustuhan po nila itong ingredients na to. Ano siya? Bread siya na i-oobe na meron siyang cheese sa loob. Ito po yung gagamitin natin, cheese curry. Ewan ko kung anong tawag po sa ibang ano, pero yan po yung sabi ng madam ko sa akin, behind. So, ngayon po ang gagawin muna natin yung dough. Kumbaga, imimix muna natin siya kasi kailangan siya ng 2 hours na ano, para ma-ano siya. So, ngayon, ya-ano natin tong dough muna. Ang mga ingredients niya is yogurt. 1 cup oil, water, yan, mini water lang naman, 1 cup of water, yeast, baking powder, yan po, baking powder, sugar, salt, and flour. Ayan. So, umpisa natin. Ngayon, imimix po natin. Imimix po natin. Ilagay ang yogurt. Sa isang maliit ng ganito. Kasi kailangan po umalsa yung cup of yogurt. Then, so, naisalin na natin si yogurt. Tapos, yeast. 1 tablespoon yeast. Hindi pa magkasya. Huwag naman punong-puno. As in, masakop lang po yung tablespoon na ano. Yan. Kasi kailangan talaga yung ano eh. Tapos sugar, 1 tablespoon din po na sugar. Tapos 1 teaspoon salt. So ito, isang maliit na kutsarita kasi 1 tablespoon. Ayaw pang maglag. So, isang kutsarita lang yun. Ayan. Tapos, baking powder. 1/2 teaspoon din po. Ay, 1/2 tablespoon. So, 1 teaspoon lang. Tapos, sa mga ganong ingredients, ihalo nyo muna po maigi. Mix well po muna nyo yung ingredients na 4. Yung baking powder. Mix well po muna ninyo maigi. Ayan na siya guys, na-mix well ko na po siya. Basta yung unang ingredients na baking powder, yogurt, instant yeast, salt, sugar, yan. Yung 4 na yan, kailangan pag ano, i-mix well nyo. Tsaka natin idadagdag ang mga liquid. So, ito yung pinagamitan natin ng yogurt. Dito na lang din natin isulat yung tubig. Tubig. One cup of water. Then, one cup oil. Ganun siya kadami. Just mix ulit.
kapuna, pag na-mix na siya ng maayos ulit, yung tubig at butter niya, tsaka natin siya dadagdagan ng harina. So guys, na-i-mix ko na siya na so, yung tubig at saka yung ngayon, dadagdagan na natin ang harina. Ito pong harina, depende po sa magiging kailangan ng minixture nyong ano, tubig at ano. So, hanggat hindi siya nagmumold ng tama, dadagdagan nyo siya ng harina. Yan muna ang lagay natin. Kasi kulang yan eh, sigurado. Mamaya ako nakakamay eh, pagka yung kailangan na kasi maglalagkit lang yung gloves ko. Yung video ba? Ito kasi yung pinaka-importante dito guys. Yung pag-ano nito eh. Magiging kailangan yung harina is depende dun sa mixture ng tubig. Mamaya papakita ko sa inyo kung okay na ba siya or kailangan kasi hindi na siya didikit sa kamay pagka minold nyo ba. Hindi siya gamitin ko na yung kamay ko kasi medyo ano na siya eh. Wala na siyang tubig. Malalaman natin kung matatauubos ba natin ito o hindi. Alam ko hindi yan nakakaubos ng isang balot. May natitira talaga sa kanya. Tapos guys, pag ito na imo ay ano nyo na, na ganito nyo na, keep it 2 to 3 hours para mas maganda yung pag-angat niya ng dough. Tsaka ako naman ituturo kung paano ko gagawin sa cheese. Tingin ko guys, okay na siya. Oh. Kasi hindi na siya nadikit sa kamay. Alam niyo guys, may mali ako. Hindi pala tubig. Depende pala sa inyo kung nakalimutan kong i-share sa inyo na yung instead na tubig, milk. Eh, nagamit ko pa rin tubig. Nakalimutan ko si milk. Pwede siyang, imbis na tubig ang ilagay nyo, milk ang ilagay nyo, fresh milk. Mas masarap. Yan. Ito na siya guys, oh. Diba? Hindi na siya nadikit. As in, maganda na yung mood niya, oh. So, ikikip natin siya sa, ano, sa lugar na mainit. Para, ano, in 2 hours, 2 to 3 hours, okay po? Itapan nyo lang po siya ng isang towel at ilagay nyo po kung saan nyo pwede ilagay. Ayan, guys, mamaya ituturo ko sa inyo pagka bibig na yun. Pag nabuo na siya na after 2 hours. Ito. Tapos ito po yung nagamit ko sa isang kilo. Ito po yung natira. Lagpas ng kalahati ang nagamit. Take note guys ha. Mas maganda sa kasigatas kaysa sa tubig. Eh, nagawa ko tubig. Pero okay lang. Usually talaga tubig ang ginagamit ko. Kasi wala naman ako dating gatas. Pero walang naman. Yan ang dagdag lasa kasi ang gatas. Hello guys. Nandito na. Ito na yung dough na hinala natin 2 hours. Kinip natin ng 2 hours. Ngayon ang kailangan naman natin dito is egg.
beaten egg, butter, pero konti lang, pampapahid lang natin sa dalawang pan, at saka sesame seed. Ngayon, habang ginagawa natin to, pinaiinit ko na yung kalan. Okay guys. Hello guys, umpisahan ako natin. Itong lupa. Itong butter, kung ano lang naman ang kailangan. Lagyan lang natin yung paligid ng pan na gagamitin natin. Para wag lang siya magdikit. Sure na lahat siya nalagyan. Paligyan. Hindi ba siya kasi baka ginawa kong dalawang pan kasi mostly talaga yung timpla ko na yung pang dalawang ganito na. Dalawang pan na siya. Lilitan ko na lang bali yun. Ay, yung cheese pa pala. Wait. So guys, nalagyan na natin ang butter yung dalawang pan. Eh, nakalimutan kong ipakita yung paggagayat ng curry. Ito yung magiging ingredients natin. So ito, i-divide nyo lang po siya sa apat. Divide ko sa apat, ha? Ayan siya, guys. Kinit-kit ko na siya ng kudrado. Lahat to, gagawin natin square-square pag gumawa tayo niyan. Okay, guys? Ayan. Ayan siya, guys. Kawa ka ng small part ng harina. Tapos, papasok ko siya sa gitna. Lilitan ko lang para mas malasa. Yan siya guys. Diba? Mas maaari yung mas maliit pa. Para nililera natin siya dito sa pan. Ganyan lang siya, joke guys, kadali. Basta ang dough, maganda na siya. Ganyan na siya kaalisa, di ba? Napakadali niya ng ilong. Kala kong liitan lang para siguradong maapapan niya yung dalawang tray. Pantayin nyo lang yung laki niya. Ganto lang ng ganto hanggang sa maubos siya, guys. Mapilog siya. Tapos lagyan nyo lang siya ng konting space pag nilagay nyo sa pan. Huwag talagang dikit na dikit. Diba? Pasok nyo lang yung cheese sa loob. Saan nyo siya iiko. Bibido. Okay, babalikan ko kayo pag tapos na. Guys, almost done na ako sa pagbibilog. Nakunti na lang sa lumakasya, sa bowl. Sa ano, pan.
ng sobra pa nga eh. Nasip ko sa baka ng kulang itong lindo sa dalawang pan. Parang ba siya? Parang ano ba siya? Actually guys, itong dough na ginawa ko, pwede siyang kahit anong tinapay. Gusto mo ng tinapay na croissant, pwede ito, pang croissant. Palaman ninyo siya ng chocolate or something, ganun. Ginagawa ko itong croissant eh. Kaya lang matrabaho lalo ang croissant. More time. Sa susunod, pag ginawa ako ng dough, pang croissant naman. Ganito din yung timpla. Croissant naman. Guys, yung dalawa na ubus ko na. Ito ang natira. Lagay ko na lahat yung cheese. Gawin ko na lang tinapay. Pwede mo na siyang gawin yung kwasan kaya tinapay na lang. Kasi makakabala pa. Yung 24 pieces kong nabiling kiri, ang natira is 5, 19 yung nagamit ko. Dun sa ginawa kong do. Guys, ito na yung una. Ito na yung pangalawa. Dito na tayo sa final na gagawin natin. Ang batikin ng itlog. Tapos, lalagyan nyo siya ng itlog sa ibabaw. Kailangan ma-spread out siya lahat ng sulok ng tinapay. Kasi nagbibigay siya ng kintab sa ibabaw. Kikintab siya, tapos masarap siyang tingnan, magiging brown. Make it sure na lahat ng tinapay na lagyan para hindi siya batik-batik. Diba? Tapos, dito naman tayo sa kabila. Yung isa. Ginawa ko dalawa kasi para sa amin at para sa amo. Kadalawa lang naman sila kaya muntian ko lang yung isa. Ayan guys, maglalagay na tayo ng sesame seeds. Ayan na siya guys, o diba? Ikutan lang natin siya ng sesame seed. Itong dough na to, pwede kayong gumawa ng satar, ang palaman, or gawin yung croissant. Ganun ginagawa ko, croissant na satar, croissant na
tubusin na natin itong nailabas ko. Yan na guys, di ba? Sarap niya ng tingnan. Kasi ko na itong sesame seed. Sayang naman. Guys, napasok ko na siya sa oven. Guys. So guys, ito yung pinaka-final ng ating niluto. Gagawa tayo ng syrup na sugar. Ayan, gawin ko yung 5 kutsara. Sa tagal ko na rin, hindi ko na alam kung ano yung eksaktong ano niya, ingredients niya. So, na ano, na syrup. Ano siya, bali, almost isang tasang ano, tapos 9 kutsarang sukal.